With the permission of the chair. Yes, please proceed. Mr. Buenaventura. Yes, Your Honor. Taga saan po kayo? Saan po kayo nag-originate or where were you born and raised? Davao City po. Davao City. Yes po. At I understand you're a police officer before your retirement. Saan po ba kayo nag-aral ng pagpupulis? Davao City po. Davao City rin po. And kayo po ba ay mayroong sariling pamilya? Yes, Your Honor. May asawa at anak po kayo? Yes, Your Honor. Taga saan po ang napangasawa nyo? Taga Davao din po. Going back to your police career, sir, saan po ba yung unang assignment nyo? Turil Police Station po. Saan po yon? Sa district ko, third district of Davao. Turil Police Station, Turil, Davao City. Turil, Davao City. Yes, Your Honor. Anong taon po ito, sir? May 16, 1978 po. 1978. Pagkatapos po ng assignment nyo sa Turil, saan po ang sumunod? Tugbog Police Station po. Bugbog? Tugbog. Tugbog, Mintal, Davao City. Tugbog. Police Station, Mintal, Davao City. Sa Davao din po ito? Yes, Your Anong Honor. Anong taon po ito? Hindi ko na maalala, Your Honor. Can you please give an approximate year? 1980s. 1978. I think 81. 1981. I'm not sure, Your Honor. I'm not sure. 19, maybe. Pagkatapos po ng tugbog, sir, saan po yung sunod na assignment nyo? Sa Davao City. Saksa. Sa Davao City. Sa Police Station, Davao City. And can you please cite also the approximate year? I'm not sure, Your Honor, maybe 1983. Not sure, Your Honor. 1983. After Sasa, saan po kayo sunod na na-assign? Doon na po kay Kwan na naging security driver na po ako ni then Mayor Rudy Duterte po. Maari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo napunta kay President Duterte during that time? Mayroon pong order from Davao Metro Discom din na i-assign ako sa City Hall under Mayor Duterte's term. Whose order was that, sir? Davao City Police Office po. So the order came from the Davao City Police Office. Napunta po kayo sa Office of the City Mayor. That was 1988. And starting from 1988, you worked for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo sa noon ay Mayor Duterte? Security driver po. Security driver. And yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Paari niyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po ay nagtrabaho bilang driver security? Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please share some incidents kung paano nyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte? This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal nyong experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan kung gabi magkuhan kami magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. Wee hour in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya, sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, tatlo. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid nyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod doon sa paghahatid,
doon sa nadaanan yung mag-ina. Ano pa ho yung mga insidente maaari nyo ibahagi sa quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos, huwag niyo na sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you, as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please share some? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano pong naitulong sa inyo? Yung asawa ko po. May, kasi yung asawa ko, may cancer. Breast cancer po. Tapos, sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Tinawag niya si Bong. Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. Dalawang beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos, ano? Actually, na-cure po siya, na-cure. Nasaan po yung misis niyo ngayon? Nasa Davao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis niyo, ano po ba ang naalala niyo na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya niyo? Wala naman po kasi ako po talaga may sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung guan, sabi niya, son, sabi ni Mayor, ito si, not to drag myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sunny, wala talagang binigay sa akin itong problema. Tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuan sa kanya, sir, ganito problema ko, sir, ganito problema ko, sir, bahay. Wala po, wala talaga. Kung ano lang ang kuan niya, ma'am, na siguro pag, wala talaga, kahit sa school, hindi ako nagakuan sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwelahan. Magkano man lang kuha namin yun? Walang trabaho pa yung first mga asawa ko. Wala. Hindi ako nagakuan sa kanya na ganito, ganyan, kurente. Wala. Wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to 2008? Sorry. Ma'am, sorry po. Ang sinasabi niyo po ba, simula 1988 hanggang 2008, ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapa-ospital ng inyong misis at wala nang iba? Aminsan po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganun. Pero kahit na sa nagpatayo ako ng bahay, wala man, hindi man siya nagkuhan. Hindi man din ako nagsabi sa kanya. Nagpatayo ako ng bahay, sarili ko, unti-unti. Hindi man ako nagsabi sa kanya, nagpatayo ako ng bahay, so wala. In other words, Mr. Buenaventura, aside from the modest gifts during special occasions, ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya, ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niyo. Mga konti-konting bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, shirt, ano, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? Gaano niyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging pulis, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilalang kilala niyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. At nais ko po sanang
tanungin ito hong mga personalidad na babanggitin ko sa inyo na sa tingin ko po'y kilala nyo ito dahil sa haba ng panahon nakasama nyo siya sa inyong trabaho. Nakikilala nyo po ba si Police Chief Inspector Ernesto Makasait? Yes, Your Honor. Sino po siya? Bimidal Police Officer ng Davao City yun. How about SPO4 Desiderio Dick Cloribel? Yes, Your Honor. Kapwa police ko po. How about SPO4 Fulgencio Pavo? Yes, Your Honor. SPO4 Bienvenido Laud? Yes, Your Honor. SPO3 Jeremias Baguhin? Yes, Your Honor. SPO2 Teodoro Pagidobon? Yes, Your Honor. And PO1 June Naresma? Yes, Your Honor. Would you confirm with us na ito pong mga police na nakikilala nyo ay miyembro ng Anti-Crime Task Force ng Davao City Police during the time of Mayor Duterte? Headed by Colonel Makasait, Your Honor. Yes. I will be proceeding to the next batch of police officers, Mr. Buenaventura. Nakikilala nyo po ba si SPO3 Reynaldo Capute? Yes, Your Honor. How about SPO3 Simplicio Capute? Simplicio Capute. Wala po. SPO2 Antonio Balolong? Yes, Your Honor. SPO1 Jim Tan? Yes, Your Honor. SPO1 Ben Furog? Yes, Your Honor. PO3 June Cabalinan? Yes, Your Honor. PO2 Arnold De Chavez? Yes, Your Honor. PO2 Rezalino Aquino? Yes, Your Honor. PO2 Jovencio Humawan? Yes, Your Honor. PO2 Enrique June Ayaw? Yes, Your Honor. PO1 Tata Migueliano? Yes, Your Honor. PO1 Ronald Lau? Yes, Your Honor. PO1 Jay Francia? Yes, Your Honor. PO1 Reynante Medina? Yes, Your Honor. Senior Inspector Junicio Abude Jr.? Yes, Your Honor. Bakit niyo po sila nakikilala? Kapwa police po sila. Kapwa police ko po from Davao City. And would you confirm that they are members of Heinous Crime Task Force? Yes, Your Honor. And that was also during the time of Mayor Duterte? Yes, Your Honor. Ang sunod ko pong itatanong sa inyo, nakikilala niyo po ba si Edgar Matobato? Nakilala ko lang po si Edgar Matobato sa Samal Island, Your Honor. Paano niyo po siya nakilala? One time, may nakita ako naka-wearing sleeveless shirt. Nakita ko, may tao kasi, siyempre, police ako, may nakita akong tao naka-sleeveless, naglakad, na naka-holster ng .45 at pumunta siya sa isang sasakyan na yung owner type jeep. Mayroon niya siyang owner type jeep. Pag lingon ko, mayroon siyang importin. Napatanong ako sa ibang tao, sino yan? Yan si Edgar Matobato, tauhan ni yung isang mayor ng Samal, si Antalan. Mayor Antalan, Your Honor. Nabanggit nyo po na nung una nyong nakita si Edgar Matobato ay siya'y may dalang armas? Naka-holster, Your Honor. Walang cover. Labas. Labas ang .45. Labas ang .45? Yes. At may nabanggit pa po kayong isang armas? M14. M14. Yes, nalalaman nyo po ba kung si Edgar Matobato ay kapwa nyo police? No. Sabi nila, ano yan, police? Sabi ko. Kasi naka-react lang po ako dahil police ako na may nakita akong may armas. Ano yan? Bata ni Mayor Antalan. I understand that you were a police officer during the time. Yes, Mr. Honor. Buenaventura. Did you not bother to prompt? Sabi kasi nila, Edgar Matobato? Sabi nila member ng CHDF. Ano po yun? Civilian Home Defense Force, Your Honor. Saan po ba naka-attach itong civilian force? Civilian Police Force? Home Defense Force. Army po yun sa Army. Civilian Home Defense Force. Yes, Your Honor. Saan po ba attach itong Civilian Home Defense Force? Sa military po, Army. Sa military po?
Yes, but you were saying kanina na siya ay bata, tao ng mayor ng Samal. Tama po ba yun? Tauhan siya ng mayor ng Samal. Ano pong pangalan ng mayor ng Samal? Mayor Antalan po. Nalalaman niyo po ba kung ano itong civilian force multiplier? Yes, Your Honor. Ano po ba itong civilian force multiplier? Home defense force yun under the army. Under the army. Nalalaman niyo din po ba na kayo ay kilala ni Edgar Matubato? After na, Your Honor, after noon. Yung first time nakita ko siya, after noon, nakilala niya rin ako na isang pulis. Kaya, kilala po kayo ni Edgar Matubato bilang boss doon sa grupo ni Mayor Duterte. No, do you confirm this? Hindi naman boss, Your Honor. Security driver lang po ako. Pero security driver. Would you confirm na kayo po ay kilala ni Edgar Matubato bilang isa sa mga tao? Isang pulis po, isang pulis. And would you confirm also that for quite some time ito hong si Edgar Matubato ay naging tao din ni Mayor Duterte? Hindi po. Not at any point narinig in time. Ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Na naging security siya ni Basti, naghatid sa eskwilahan, hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Ang security ni Mayor Duterte, puro pulis. Mr. Buenaventura, may mga babanggitin pa rin po akong pangalan dito. Yes, Your Honor. Nakikilala niyo po ba si Chris Lanay? Chris Lanay. Hindi ko makuwan, Your Honor. Si Andong. Hindi ko kilala, Your Honor. Si Jopet. Hindi, Your Honor. Si Alvin Laod. Apulis din yun, Your Honor. Alias Boboy Maldito. Hindi, Your Honor. Alejandro Casas alias Toothpick. Yung bata ni Juan, Your Honor, ni Las Cañas. Si Boy Pondoyo alias Boy Chacha. Sa City Hall po yun, Your Honor. Alias Inchik. Hindi ko kilala, Your Honor. Jerry Trosso. City Hall po, Your Honor. De La Serna Brothers. Hindi sina ko kilala. Sina Ayan, Yoyin at Jongjong. Hindi ko kilala, Your Honor. Duhilag Brothers na may pangalang Roland, Yanyan, Alan at Valentin. Hindi ko kilala, Your Honor. Ayon po sa ating mga source, Mr. Buenaventura, ang mga nabanggit pong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi niyo rito? Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Dahil sila, nasa heinous crime sila. Ako, security driver lang po ako ni Mayor Duterte. Wala akong guwan doon. Isang unit sila doon sa pulis. Dito lang ako sa kay Mayor Duterte. Do you confirm that the Davao Death Squad exists? Yun sa newspaper, sa media. Do you know Arturo Las Cañas? Yes, Your Honor. Do you know Jose Basilio? No, Your Honor. Las Cañas, Basilio, and Matubato. All of them are members of DDS, the Davao Death Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Ano pong masasabi nyo dito? Ganito po yun, Your Honor. Heinous crime headed by Colonel Makasait. Si Colonel Makasait, SPO4 lang ako. Dati SPO3 pa. SPO3 pa ako. Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Colonel Makasait, bumidal police officer ng Davao City, maniwala sa akin yun. Maniwala sa akin yung si Colonel Makasait. Mr. Chair. Yes, Congressman Acop. Maniniwala sa iyo. Kasi ikaw ang palaging kasama ng mayor. Pero hindi ako... Pero naman talaga, di ba? Yes, sir. As driver security, Your Honor. Driver Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po'y nagtrabaho bilang driver security?
Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte.